nakita nyo po, umababa naman. So, itinatapo naman ang tubig. Ganyan lang po. Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan. Ang karagdagang kaalamang isishare ko sa inyo ngayon ay tungkol po sa washing machine na ito at ang function ng 3-way solenoid valve na ito dito sa washing machine. Ito po ay nagko-control ng drain valve ng washing machine na ito. Ang washing machine na ito ay nireport na hindi na daw nagpupuno ng tubig. Kumbaga kahit 2 oras na hindi napupuno ng tubig. Kaya ang naisip ko agad na baka problema yung drain valve. Nung tiningnan ko nga, ang drain valve ay hindi na nagsasara. Kaya tiningnan ko ang nagko-control ng drain valve. Ito na nga po yun. Ito ang ating 3-way solenoid valve. May 3 point po ito. 1, 2, saka ito. Ang function nito, tingnan nyo po, nilagyan ko ng faulty. Pagbukas ko, ito nang nakita ko na kahit may supply, walang tubig na pumupunta sa ating drain valve. Ito po ang in, ito ang in niya, ito ang out. Tapos ito naman ang papunta sa valve. Kung saan kapag ito ay may tubig dito, may pressure galing sa linya, walang pupuntahan kundi isang valve. Okay. So, kapag may power ito, ito ay nakabukas ang sa in niya, in, saka ito out ay nakasara. Kapag ito naman, kapag wala namang power, itong in niya ay nakasara, ito naman ay nakabukas. Bali, palitan lang po. Palitan lang po ng function yan. Kung ito, kapag walang power, ito ay nakasara, yun ay nakabukas. Titingnan po natin, itong ating sample, may nakaano dito. Yan, naka binuksan ko na. Ito po yun. So, bali ito, nagpapalit-palit lang. Kapag may power, pupunta siya doon. Kapag walang power, pupunta siya dito. Ganyan po yan. Ganito po. Yan. Makita nyo po ang slope ng valve. Yun po yun. Yan, palit-palit lang po. Tapos ito, remain open. Yan, makita nyo po yan. Ganyan lang po, mga kababayan. Yan. So, bali, ang valve na ito ay nakakabit doon banda. Kaya bubuksan natin ang ating washing machine para makita ninyo sa loob at makita ninyo ang drain valve kung paano mag-function kapag ito ay nilagyan na natin ng power. Tingnan natin. Tatanggalin ko po ito para makita natin kung saan nakakabit ang 3-way solenoid valve at ang front cover naman para makita ninyo ang drain valve. Kung saan ang drain valve na yon, yun naman ang kinokontrol ng ating 3-way solenoid valve. Buksan ko muna, tanggalin ko muna ang mga cover na yan. Okay po mga kababayan, binuksan ko na. So naandun yung 3-way solenoid valve. At ang drain valve naman na kinokontrol noon, ito. Ito po yun mga kababayan. Tatandaan po natin ang hose na to kasi explain ko doon sa taas sa ating solenoid valve. Tingnan nyo po may spring. Kapag naka-off ito, so wala itong pressure, walang pressure ang tubig dito kasi binatak na ng ating spring. So normal position niya na, tatandaan po natin. Tingnan po natin ang ating solenoid valve. Ito po ang 3-way solenoid valve. Ngayon, ang dito, ito yon, ito yung galing sa pressurized water. Andito po, yung in niya, pressurized. Kapag naka-opo ito, walang power, sarado ito, sarado po dyan banda, sarado dyan. Tapos itong hose naman, papunta sa ating drainage. So walang pressure doon, kasi sa drainage pipe yon. Tapos yung sa ilalim naman, yan, yung sa gitna yan, yun naman po yung papunta doon sa drain valve. So ang function nito, kapag ito po ay nagkaroon ng power, magbubukas ang valve dyan. Magbubukas ito dito banda sa hose, tapos magsasara doon papunta sa drainage. So ang mangyayari, ang galing sa ang pressurized water dadaloy dito papunta doon sa valve, papunta sa valve. Okay? Papunta sa valve. So ang valve na 'yon dahil sa ang drainage niya ay nakasara. Ang valve na yon ay magsasara kasi ang pressure water yan, ang pressurized water ay aakit dyan, ipapump niya at wala siyang lalabasan hanggang sa ito ay magsara. Tingnan po natin.
yan po ay nagsara. So ang spring natin ay tension, nakatension siya ngayon, nagsasara ang valve. Nakasara na siya ngayon, ano? Ngayon, kapag inoff ko ang valve, mangyari dyan, yan po ay babatakin niya dito. Tingnan natin ang valve ko. Ibig sabihin ang valve natin ay may power na. Yan po ay may power na yan. So ito ay nag-open, kaya may tubig na, pressurized water na pumunta sa valve para magsara yun. Dahil walang malabasan ang tubig, nangyari, sinara niya ang valve, nakasara ngayon. Kapag ito ay enough natin sa pamamagitan ng pag-advance, yan po ay magsasara, ang drainage naman natin ay magbubukas, papunta dun sa baba yun, dun sa ilalim. Yan po, sa ilalim dyan, drainage, so walang pressure yan. I-advance natin para makita natin. So kapag nakasara ang papunta rito, yung valve na sa drainage, kapag nakasara yon, ang tubig dito ay ilalabas doon sa drainage dahil babatakin siya ng spring. Tingnan po natin. Ganyan lang po mga kababayan ang function niya, nakita niyo po, dinabas niya ang tubig punta rito. Ganyan po ang function ng ating heavy solenoid valve. Magsara nito, tapos ipapalit niya ang yan, nakita niyo po, nagano naman siya, nagkumanda naman para magsara. Nakita niyo po yan, nagkumanda naman para magsara. Kapag nilagyan ko naman ng supply yon, kapag nawala naman ang supply doon, ito naman ay babatakin niya, ito ay pupunta na sa drainage, kaya ito ay bubukas. Magsalamit natin. Para makita ninyo. Yan, nakita niyo po? Umababa naman. So, itinatapo naman ang tubig. Ganyan lang po, mga kababayan. Sana po nadagdag naman ito sa inyong kaalaman. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-subscribe po kayo sa channel na ito at marami po kayong matutunan. Thank you for watching.